live na daw. Tama ba? Atin malalaman. Gandang gabi. Ayan, live na nga ba? Viewer. Good evening. Hello. Ayan. Hindi ako yun. Sorry. Sobrang late. 45 minutes late. Kasi ayaw ko mag-connect. So, hindi makakonnect yung video. So, ano tayo? Audio na lang muna. Para maira. Ayan. So, umu-artist si B-Live. Tanong muna natin. Naririnig kami. Mga viewers. Kala mo ang dami, no? Naririnig nyo kami. Comment kayo kung naririnig nyo kami. Jeez. Baka hindi. Hindi sila sumasagot. Wala sumasagot. Wala lang sila pakialam. Isa lang naman yata eh. Kung maka... Kung makanyo tayo, di ba? Parang ang dami-dami. Naririnig nyo ba? Comment kayo kasi mahirap dumaldal tapos sa isang oras wala kami, wala pala nakakarinig sa inyo. Naririnig mo kami, madam? Naririnig mo tayo? Oo. Ayan. Okay. Yan. Naririnig ko tayo. Ako din. Char. Okay, game. Sige. Nasaan na yung comments? Yes, ayan. Sabi may dalawang, ayun, may tatlong comments. Nasaan? Hindi ko makita. Ako yun. Ako, si Rose. Comment kayo kasi mahirap dumaldal. Tapos, ayan. Okay na pala. Okay. Anim na. Sige, game. Edit out na lang natin yan. Kala mo, alam. Kala mo naman. Kala mo palabas yun. Edit out. Ayan, so, good evening. Hindi mo napaka-professional. Good evening sa inyo. So, sorry sa mga naghintay. Kasi, hindi kami makakonnect kanina. So, kaya audio lang muna tayo ngayon. Para lang magawa natin yung episode natin today. So, yun. Yes. Episode natin today, episode 21, ay You Are Your Own Boss, But You're Not Your Client's Boss. Kasi, explain lang natin, no? Explain natin saglit. Hindi. Explain natin ng simple. Explain. Oo, kasi masyadong extreme. May mga nagsasabi na parang may mga iba na kung mag-work ay parang slave sila nung client na sobrang ang baba ng tingin nila sa sarili nila. Ganun. Tapos yung extreme naman is yung ang tataas naman ng tingin nila sa sarili nila na parang yung client yung susunod sa kanila regardless kung kaya ba ng client kung ano. So yun yung pag-usapan natin today. Yun. So kayo ba? Ano ba? Alam mo bago eh. No? Kayo, ano, ba? Ano ba? Ano ba? Kayo ba? Kayo ba? Ano ba? Nalutang ka rin? Si Rhea nagluto ng munggo. Ayan, sige kayo mag-opening remarks sa graduate. Sorry, yung opening remarks daw, kakatong na. Hindi, say mo dito sa topic natin. Diba, alam na ng buong mundo ang ulam namin ngayong gabi. Siyempre Friday. Ayun. Hindi, kasi para sa akin, totoo naman yun, you are your own boss and you're not your client's boss. Kasi, business ka, technically, your business, you're self-employed, and business is a client. So, you're partners. So, yung dapat treatment, no one should be above one, ano, anyone. Paano ba, Jeff? Tulungan mo ako, in English ko, yan tuloy. Basta, no one should be above. Parang way higher than the other. Mm-hmm. Yeah, tama. And I thank you. Yon. Pantay kayo. Your partners, you work together. He gives you, parang you give value and he pays you in exchange. So, well, hindi dapat
boss employee ang turingan ng boss ng client and ng freelancer. You should be partners. Ayun lang. Yun yung take ko doon. Ako pareho kami ng take ni Rhea. Ganun din ang take. Hello, dinig mo ka? Yes. Ayan. So pareho kami ng take ni Rhea. Dapat talaga you work as business partners. Uh-oh. Walang nakalalamang, walang mas mababa. Kasi you may be the expert on the technical side, pero you have to remember na negosyo ni client yung tinutulungan mo. Tatandaan niyo yung nakita natin, Rhea, na at saka Nisa, yung kung sagutin yung kliyente. Oo. Papalang lang. Mm-mm. Or pag so, parang walang. Oo. Parang ang feeling niya, ay kasi yung feeling ng ibang magaling na freelancers na very indispensable sila kasi they're the technical experts. I think nakakalimutan ng iba sa atin na maraming technical experts, hindi lang tayo. And malamang sa yung alam ng ibang tao, mas marami sa alam natin. So, hindi po pwedeng because kayo yung technical person, eh, magmamalaki kayo at some point. Magmamalaki tayo at some point. Kasi feeling na natin, indispensable na tayo sa negosyo ni kliyente. Hindi. We will never be indispensable unless, yun nga, yung ating magic word, may personal relationship na kayo with the client na yung si client mismo ayaw ka ng bitawan kasi ganun ka ka-effective. Mm-mm. Pero hanggat wala ka pa dun sa level na yon, you are business partners. Tinutulungan ka ni client sa negosyo mo, which is your freelancing career, and ikaw tinutulungan mo si client in exchange for the fee. So, I think yun yung importante. Plus yung word na malasakit. Very important sa akin yun, yung term na malasakit. Hindi ka lang nagtatrabaho kasi pinalalaki mo yung negosyo mo or kumikita ka lang kay client. You also have to exhibit malasakit. May malasakit ka ba sa negosyo ni client at kay client mismo? I think yun yung wala sa maraming tumiha. Ito, binabase ko lang doon sa mga ads na nakikita ko. Sa mga ads na nakikita ko sa Facebook. Sa Facebook sila naglalabasan eh. Yung parang hindi, wala silang malasakit doon sa negosyo ni client. Ang point lang nila ay kumabig ng pera. Yun nga. By providing shortcuts. Yung pag-shortcuts. Shortcut. Oo. So, doon ako hindi nag-agree. Kasi, kung pera-pera lang yan, napakadali niyan, napakadaling baguhin. Tsaka, yun nga yung napapansin ko mostly sa mga freelancers na medyo nakakaluwag-luwag, ng mga nakaka-LL ng mga ano, ng mga freelancers, sobrang ang taas na ng tingin nila sa sarili nila na parang client can't do without you. Parang, hello, ang dami nating options. At kahit ikaw, kung ikaw, marami kang options ng clients, sila din maraming options ng freelancers. So parang, ang lumalaba, ang nagiging, ano ngayon, parang culture ng iba, nagiging culture nila is, kailangan mo ko, nakakatipid ka sa akin, so huwag kang umarte. Parang, hello, sa client's perspective naman na, hello, kumikita ka sa akin without leaving your house, huwag ka ding umarte. Diba? Hindi, parang, not because alam mo na malaki yung impact na nabibigay mo sa business ni client, eh, mamaganda ka na. Remember, every business, ang core, ano niyan, parang, any business, ang parang pinakang strength ng isang business to grow is still customer service. Lahat na ng call centers, alam na alam yan. Lahat ng business, lahat ng negosyo ang papasukin mo, may it be service, retail, whatever, ang pinakang, ano yan, ang pinakang asset na panghahawakan mo is customer service. So, ayusin natin yung customer service natin sa ating mga clients. Yun lang naman. Huwag kang mag-inarte. Yes, okay. So, nakakatawa pag walang video, no? Kasi nakatingin ako, wala kang tinitingnan. Oo, naghihintayan tayo. Parang siya, o.
Kaya okay lang yan. Maganda yan, at least kayo ko lang sa tawad ako masyado. Naman, ano, oo nga. Ako naman, oo nga, no? Medyo ganun. Pero kasi nga, napapansin ko, today, ang dami nung nagpe-preach na parang puro pera, parang dahil treat yourself as your own business, kaya dapat ganito kataas yung i-charge mo, ganun-ganun. Pero never pa ako nakarinig sa kanila kung paano mo dapat alagaan yung client mo. Kung paano ka dapat magkaroon ng malasakit sa client mo. Always yung rate, always yung kung ano yung i-charge mo. Parating pakabig. Oo, parating pakabig. So, ang gusto kong intindi or know your value. Yes, know your value, mga ganun. So, ang gusto ko lang i-open dito is mag-raise naman tayo ng awareness na aside from that, mas kailangan din nating alagaan yung clients natin. Kasi, kapag nawala yung business nila, kasama ka rin namang mawawala ng trabaho dun eh. So, yun nga, tama, agree ako na business partners dapat kayo. Hindi pwedeng ang taas-taas mo tapos lagi mong sasabihin na I know my value and I know you need me. Gaganinin mo si client kaya magiging ano ka. So, hindi pwedeng ganun. Lagi lang dapat tayong may malasakit. Parang ano lang yan eh. Sige, go. Ayun. Parang yung favorite analogy na lang natin. Let's make it simple. Parang yung favorite analogy natin ng sari-sari store. Kung ikaw may tindahan ka, ikaw ba mag-aaskad ka ng ugali sa bumibili sa'yo? Sa palagay mo, babalik pa yan at bibili pa yan. Siyempre, ikukwento ko pa niyan sa mga kapitbahay niya na huwag kayong bumili doon kasi masungit yung tindera. Diba? Okay, kaya yung point natin na kahit gano'ng kakagaling, kung hindi ka maayos katrabaho, walang makikipagtrabaho sa'yo. Kasi nakasanayan na rin natin yan sa corporate world na like, if you follow me on LinkedIn, naging status ko to sa LinkedIn eh, na parang, alam to ni Rhea, karamihan ng mga tao sa corp, lalo na sa BPO, ang gagaling, sobrang technical experts, pero mga walang people skill, alam mo yun, mga walang social skills, hindi marunong mag-handle ng tao, hindi marunong makisama, walang malasakit. Pero pag technical, talagang wala ka namang masabi. Kasi talaga naman, they deliver results. Tapos, ang naging patakaran kasi, or naging kalakaran is, hayaan mo na kasi, pagbigyan mo na kasi, technical expert, magaling naman. So, okay lang na, pero at the end of the day, magaling ka, oo, pero hanggang kailan ka magiging magaling, or hanggang kailan si client mo makakahanap ng kasing galing mo, or mas magaling sa'yo, plus mas magaling or mas maayos maging katrabaho. So, for example, yung nakita natin, 'di ba? Yung nakita nating tatlo, yung ang sagot niya kay client ay parang ano ba 'yon? So what am I going to do with this? Parang ako naging parang sandali lang. Parang galing itong parang saan ka naman ang gagaling itong tono? Ano gagawin ko? Ano ngayon? Saan anong gagawin ko? So parang I mean, hindi Americans may be direct, pero alam nila kung kailan sila binabastos. Actually, mas sensitive pa sila in terms of language kaysa sa atin. Mamali ka lang ng isang salita, napakalaki na sa kanila. Or that's talking about Americans and other cultures, no? So parang we always kasi parang yung negosyo sa atin, parang yun lang paano natin pagagalingin yung sarili natin. Pero we forget, it's a parallel journey. Kung ano yung ginaling mo, dapat ganun din yung tinatakbo ng kliyente mo para magtagal sila sa'yo. Kasi magaling ka nga, wala ka namang ayos. I don't think clients will stay with you. Tapos mataas ka pang mag-charge kasi patok na patok ka. So, yun yung sinasabi natin na foundation. For example, mataas ka nga mag-charge, hindi naman na biktima, or nakatrabaho mo nga si client sa isang project, marami kang kinita sa kanya, pero after nung project na yun, babalik ba yung client sa'yo? Kasi diba, baka mamaya, masyadong mahal, or hindi ka naman, bastos ka naman kausap. Syempre, hindi ikaw yung unang-unang buti ka, magkapusin pa yung project. Mamaya, sa gitna lang ng project, bigla kang bitawan. Oo.
bigla ka na nag-cancel. Gugustuhin ka pa ba niya na makatrabaho ulit? Yun yung tanong. Mm-hmm. O kasi wala namang time security of tenure eh. Anytime, pwede kang pitawan ni client. Kasi yun parang... Ay, kala, ano? And you may be able to find other clients. Tama but... naman din yun. Pero... meron din akong... Yun, you may be able to find other clients, pero parang magiging cycle din sa'yo na hanap ng magkaka-client ka, mawawala. Especially dun sa mga hourly na clients or mga, ang clients nyo eh, usually long-term yung mga projects. Pwede kang magkaroon ng, alam mo yun, pwede kang maghanap ng ibang client, tapos magka-cancel ulit dahil hindi ka magaan katrabaho, hanap na naman sila ulit. Hanap ka na naman ulit. O, diba? So, paikot-ikot lang. Hanggang sa, it's either, hindi maubusan ng client sa market. Okay. Siguro, pero, hanggang sa dumating yung time na, ikaw na yung mismo mafo-frustrate kasi bakit parang, wala ka nagtatagal na client. Tapos, parang paulit-ulit lang, nagiging routine na yung magkakandal si client, makakaaway mo, hahanap, parang mapapatanong ka, there's something wrong with me. In a long run. So siguro magkwento tayo. Diba? Ang maganda nun, is kung magtatanong sa buti kanila. Buti nga yun, nagtanong pa siya sa sarili niya. Na, yung iba, hindi nila kinukwestiyon yung sarili nila. Siguro ano, magkwento tayo ng posible na ano, posible na pwedeng mangyari if you take care of your clients. Kasi ako sa experience ko naman, syempre pag bagong freelancer ka, apply ka ng apply, 'di ba? Yung sinasabi nila, dapat everyday meron kang pinapasang applications, ganyan ganyan ganyan. Pero kapag magaganda yung relationship mo with the clients and maganda kayo nag-end, maganda yung pagtatrabaho nyo, maganda yung nagawa mo, maganda yung feedback, ganyan. Babalik kasi sila sa inyo. Tapos magkakaroon ng time na hindi ka na everyday mag-a-apply. Mag-a-apply ka pa rin syempre. Pero hindi ka na everyday mag-a-apply kasi sa hindi mo ine-expect, may mga clients na bumabalik na parang available ka ba na ganito or meron akong friend na kailangan ng ganito, pwede ka ba, ganon. So, yung little things na ganon, pag inalagaan mo yung client mo, babalik at babalik siya sa'yo. So, hindi siya yung one stop na. Ayun. Oo, one-stop shop. Hindi, oo, yan. Nagsasabi mo. Hindi kasi siya one-stop shop. Problema mo, may pinagdadaanan ka ba? Oo, walang internet. Yan ka na naman eh. Bigyan ng pansit kanton yan, tsaka siomay. Basta, hindi kasi siya one-stop shop. Basta yung parang isa lang, tapos-tapos na. Ayun, so hindi na siya babalik. Oo, totoo yan. Project. Tapos nakakakilig. Yung mga ganyang moment, yung mabalik siya. So, parang ano, parang ganda-ganda ka sa sarili mo. Parang yes, ex mo bumabalik. Tapos ganda-ganda ka sa sarili mo. So, yun. So, na-open diba? Sa inyo na possible yun. So, yun yung parang perks kapag inalagaan nyo yung client nyo at saka ginandahan nyo yung relationship nyo. Ganon. Correct. Actually, wala namang parang sobrang secret na formula dyan or wala namang secret ingredient dyan na kailangan mo pang ibayad para lang malaman mo eh. Walang secret formula dyan. Ang ano lang kasi is maging fair ka lang talaga. Yun yung unang-una. Maging fair ka. Kailangan pareho kayong nasa magandang posisyon ng client. Ikaw at si client. It should be a two-way street. Hindi po pwedeng ikaw lang yung kakabig at si client magbabayad or si client lang yung makikinabang tapos ikaw parang feeling mo underpaid ka. Kailangan, it should be mutual. Yun lang, maging fair ka. Tapos pangalawa, syempre, we always believe and we always preach about it na freelancing is very karmic, in nature. So, maging ano ka lang, ang tawag doon? Basta maging makatao ka lang. Vigilant. Treat your client. parang always put yourself or put your... Oo.
Always put yourself in the position of the client. Parang lagi mong isipin na, paano kung ako na ako yung client at ganito yung gagawin ko sa kanya, matutuwa ba ako? Yon. Parang, okay, for example, yung kliyente ko ngayon. Yung mga secret yun na, eh. Oo, yung kliyente ko ngayon, ito first client ko siya since 2016. Siya yung kauna-una akong client nung nag-digital or nag-online ako. Recently, hindi siya bumalik. Nagsabi siya sa akin na, kasi we're still working on a project eh. Sabi niya sa akin, if I can create parang a certification of that narrates yung working relationship namin. Sabi ko, bakit? Kasi daw may freelancer siya from the UK yata, UK din, na parang they're in a legal battle sa UK. So hiningan niya ako ng certification na kung gano'ng katagal, tapos sabi niya kung ano yung working relationship namin. Wala naman siya sinabi kung ano yung sulat doon. Basta sinabi lang niya, gawa ko certification. Kasi gumawa ako. Bakit ako gumawa? Kasi to me, wala akong masasabi kay client. Mabait si client sa akin, ang treatment niya sa akin, colleague, talaga namang from the start up until now, kami pa rin yung magkatrabaho. So, yung malasakit para sa akin is tulungan siya now na meron siyang legal battle with kung sino man yung kaligal battle niya na yon. So, yun yung malasakit for me. Hindi ako nagdalawang isip na pirmahan yun, ilagay yung pangalan ko, ilagay ko saan ako nakatira. Walang ganun kasi yung iba matatakot, legal battle. Hindi ko pipirmahan yan kasi baka madamay ako. Ako hindi. Yung malasakit ko is to help him. Kasi sa akin, naging mabuti siya. Hindi ko naman tinanong kung ano yung issue niya. Kasi tinahingin lang naman niya sa akin is a narrative of our working relationship. Parang yun din yung good karma sa kanya. Kasi maayos kanyang pinakasamahan. Trinato. Oo. So, nung nakaproblema siya, which I'm very sure marami na rin ganyan. Ako, tutulungan ko siya. Walang dalawang tanong doon. Diba? So, yun yung malasakit na sinasabi ko. And I think yun yung kailangan natin. Dagdag. Kailangan as freelancers tayo, may malasakit din tayo sa negosyo ni client, sa welfare ni client. Hindi pwedeng welfare lang natin yung iniisip natin. Which again, babalik ako, yun yung makikita ninyo sa mga ads, nung nakikita ko ng mga successful na freelancers, yung mga nagbebenta ng mga kung ano-anong programs nila, ng mga secret-secret nila, yun ang nakikita kong sa kanila, which is malasakit. And ako, hindi naman sa pagmamayabang, even sa aking mga regular clients, sa local clients ko here in Manila, in the Philippines, ako, yun lang ang sikreto ko, malasakit. Ako rin. Meron ako kaya yung isa ko, 4 years na, si Sofa, 8 years na, yung isa, 5 years na, yun lang naman ang sikreto ko, malasakit. Ako rin, ganun. So, true. Mm-mm. Kasi merong times na pag ikaw lang talaga yung iniisip mo, madaling magsabi na parang, hindi, bakit mo ko utusan? Bayaran mo ko pag pinagawa mo sa akin yan. Pero parang yung masyado ka kasing nagiging mapagbilang kapag masyado mong iniisip yung kakabigin mo. So, kapag ang iniisip mo is yung welfare ng business ng client mo, mas magiging bukal sa loob mo, ibigay yung kailangan ng client mo in times of their need. Tapos, hindi mo mapapansin, pag ikaw yung may kailangan, nandyan din naman sila. And bumabalik din lang talaga yung mga binibigay mo. Yung isa pang masasabi ko, we don't want to sound negative naman na lagi na lang puro reklamo or what, or parang sita yung ginagawa namin sa mga kapwa natin freelancers. Marami naman ako nakikitang success stories and mga freelancers na nagde-display naman ng maayos na attitude towards their clients and nare-repay naman sila. Like, meron ako mga nakikitang success stories na hospital yung anak niya and or ang asawa niya and si client nag-shell out ng money, para pangdagdag sa hospital bills and so on. Maraming mga ganyang success stories. And that's one of the siguro benefits or good karma kapag tinrato mo ng maayos yung client mo. And naramdaman nila na concern sila, so concern ka sa kanila, they will feel the same towards you. Hindi sila magdadalawang isip pag kailangan mo ng tulong. Oo. Kasi alam nila, or, hindi pag may na-sense sila,
pag na-sense nila na may problema, sila mismo ang lalapit. Like, there was one week na, there was one week na hindi ako nagparamdam kay client because tapos na yung trabaho eh. So, nag-aantay lang ako kung ano yung next na ipagagawa sa next phase ng project. Kasi meron siyang, ano kasi si client, consultant. So, meron siyang project na inaasikaso. So, inaantay ko lang matapos yung consulting work niya. Tapos isang linggo akong hindi nag-message sa kanya, wala akong sinabi sa kanya. Yung Biyernes, nagulat ako. Sabi niya, "Hi Jeff, are you okay? I haven't heard from you in a week. Is everything well?" So parang, ay okay, concerned, di ba? At least yung pag na-sense lang niya na there's something, magtatanong. At least yun lang act ng pagtatanong is a good indication of it in itself of kung anong question meron kayo ni client. Na may pake siya sa'yo. And ikaw, yung hard work mo dun client, is it pays off. Kasi kung wala, parang every time na magpapaalam ka na may gagawin ka, parang ang heavy, parang kabadong-kabado ka magpaalam. Mm-mm. Tapos si client, ang heavy din magbigay ng leave sa'yo, ganun, na mapayagan ka. Pero if maayos yung kamukha nung sa isang client ko noon, if maayos yung relationship nyo, pagka kunwari may sakit ka, sila na mismo yung magsasabi sa'yo na wag ka muna mag-work. Kasi mas gusto nila yung 100% healthy ikaw kesa yung ipipilit mo yung sarili mo. Tapos, after a few days, lalong lalala yung sakit mo, lalong mawawala ka. So, kung hindi maayos yung pakikitungo mo, and kunwari hindi ka nagpaparamdam kay client, so, parang kabado ka magtanong sa kanya kung pwede ba ako wag muna mag ganto mag-attend tomorrow, ganun. Tapos siya rin, baka mamaya, mabigat din yung pakiramdam niyang magpayag sa'yo na wag ka pumasok. Kasi nga, hindi naman kayo nag-build ng relationship eh. Parang work lang. So, parang hindi niya siguro na nalala ko tuloy yung client ko dati. Sige. Na-oversleep ako. Tapos, inahanap niya ako. Tapos sabi ko, hindi ako nagising. Sabi ko, napasarap yung tulog ko. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, akala ko kasi kung ano nang nangyari. I'd rather have you sleeping. Sabi niya, than, than, kumbaga, than, parang, mas gusto niya na natutulog ako. Ka, or nakatulog ako ng mahaba, at least, daw ako refreshed kesa kung ano na yung nangyari. Kaloka. Okay yung paki yung Inapa-sherepin yung refreshed. Kung okay yung relationship mo niyo, eh kung hindi okay yung relationship niyo, baka mamaya na feel yes, napilitan ka fresh. Pa magsinungaling, 'di ba? Pag hindi kayo okay, parang mahihiya ka magsabi na katulog ka. Pero once okay, magagawa ka pa ng dahilan na magsisinungaling ka pa ba? Ni client. Alam naman niya. Tamad ka, nagrarason ka. So, yes, in both ways, negative impact. Sabi parang, ko lang, napasarap tulog ko, maulan kasi. Ay. parang kanina ba yan? Parang kanina ba yan? Parang kanina. Pero hindi ah, on time ka dapat eh. Yung net hindi, natin yung may problem. Ibang araw to. Ibang taon na nga yun. Matagal-tagal na yun. Akala ako naman. Hindi, pero ha, ito yung may problema screamer talaga. Screamer naman yung sa akin. Na para baka naman iniisip nila. Yung yung B-Live, kinikick out kami. So, kaya wala kaming mga kamukhaan ngayon. Nakakilay ko naman ako. Oo. Ayun. Hello. Ang hirap pag walang video. Nasanay tayo ng may video. Bako la. Hindi mo makita kung may aapila para... Kasi pag aapila pa lang dun sa video, tumitigil na ako. So, hindi ko makita ko. Ayun. So, dapat pag... Hindi, kasi pag nag-on kasi kami ng video, nag-hang din yung Skype namin. So, naka-Skype lang kasi kami ngayon na audio lang. Para at least makalabas. Hindi pa ako mga bakla. Narinig niyo ako? Oo. Ayun. Kasi kanina niyo pa ako hindi papapaksa. Nagkakahiyaan lang tayo. Tatanang dada eh. Ayun. Ayun. Yun lang. Sabi ko nga, may disclaimer lang ako.
Kasi baka ibisipin naman ng mga nakikinig or makikinig sa recording na parang tinuturuan naman natin na maging subservient yung mga tao. Uh-oh. Yung parang maging masyado namang masunurin or to think lowly of themselves, hindi yun yung sinasabi namin. Hindi namin sinasabi na magpaaliping kayo o hindi nyo sabihin yung nararamdaman nyo. Hindi kasi yun yung malasakit eh. Ang sinasabi namin is, when you talk to your client, when you deal with your client, you treat them as equals. Hindi ka lamang, hindi ka din ape. No? Una yung makikita sa pakikipag-usap nyo sa kliyente. Doon talaga ako na, doon ako una nakikita kung anong klaseng tao eh. Yung kung paano mo kausapin yung kliyente mo. Malaking bagay yun eh. Doon mo makikita eh. Si Michelle, sabi na poster lang yung kita. Audio lang po tayo today kasi walang, ayaw kaming pakunikin. Nagkilay po kasi si Madam, so bawal po. Huwag niyo po munang hanapin ang mga festlock namin ngayon. Ayaw tanggapin ng World Wide Web ang aming mga pagmumukha today. Pero yun nga, yung pinaka sa akin kasi yung pinaka sign kung paano kunyari nakikipag-usap ka sa coach o nakikipag-usap ka sa kahit sino na successful freelancer, ang first sign kung makatao sila at may malasakit sila yung kung paano sila magsalita, kung paano sila makipag-communicate sa inyo, lalo na kung hindi naman kayo magkakilala, diba? Alam mo yung ano, sino ba yon yung kasabihan na parang tinuruan siya na makipag-usap sa CEO the same way as kung paano siya makipag-usap sa director. Okay. Parang ganun. Sa janitors. So, ano ko, pag yung coach, kunwari yung coach or yung successful na person, yung successful person, kung kapag nakita ko siya na bastos na siya kausap or wala na siyang amor kausap kapag alam niyang hindi bibili yung tao sa course niya, naku, ayoko na sa kanya. So, ano ko talaga, kung paano mo kausapin lahat ng tao, bibili man yan sa'yo o hindi, doon ko tinitingnan. Mm-hmm. So, kung hindi siya bibili, tapos oo, parang tindahan. Hindi ka magiging successful or pangit ka nakausap, mababa na rin yung tingin ko sa'yo. Pag ganyan mindset mo, hindi ka magiging successful. Ganyan yung mga linyahan, te. Oo, so para sa akin, pera lang yung habol niya. Hindi naman talaga siya nagpapakita ng malasakit. So, bakit ka magbabayad ng... As a newbie freelancer, bakit ka magbabayad ng ganun sa taong hindi man lang marunong magpakita ng totoong malasakit sa kapwa niya freelancers? Paano pa sa clients, di ba? Or kahit hindi sa sales na standpoint, kahit yung nag-uusap lang kayong dalawa, kunyari, umattend ka ng freelancing event, tapos na-meet mo itong si freelancer, meet mo. Saan ka lang natatawa ako? Okay. Sige. Tapos, inimehan ka ni freelancer na, ay, ganitong ginagawa ko, achuchuchu. Tapos, maririnig mo naman sa kwentuhan nyo, paano ba itong magsalita? Paano ba ang way nito na makikita? Sa akin, sa ibang tao, so makikita mo bakit ganito magsaya? Ako kasi yung salita talaga yung una kong nakikita, lalo na kung hindi tayo close. Kasi yung mga close ko, yan, kaming tatlo, panag-usap kami, parang talaga, walang ano-ano. Oo, pero kasi may rin. May start kay relationship na kasi. Iba yun eh, oo. Oo, pero kung magkakilala, kailan kayo nagkakilala, umattend kayo ng freelancing event, ngayon lang kayo nagkakilala, tapos ganun na magsalita. Yung ma-feel mo kasi yung pinapa-feel niya sa'yo, na uy, ang taas na nito, yung ganun, ma-feel mo kasi yun eh. So, kung ganun makipag-usap yung tao, for me, kahit na napakaganda ng outline ng course niya, hindi ko talaga siya i-endorse or hindi ko siya i-re-recommend. Actually, hindi ko naman talaga nire-recommend basta may bayad ng course. Pero lalong hindi ko i-re-recommend kung ganun siya kausap. Yung parang tingin niya sa ibang tao na hindi pa nagsistart is sobrang baba. So, ayun. meron akong nababaw na ano niyan eh, na kwentong ganyan. Itanong ko lang sa sarili mo is, is this the kind of real... Na, may naalala akong kwento dyan. Diba? Okay, kung makita mo yung... Share lang ako ng very, very quick.
Hindi siya... Hello? Go. Madam? Asa si madam? Oh, nasaan na yun? Nagkwento dun sa monggo. Nagkwento sa wala. Bak lang to. Hindi, ako, message. Meron akong ano. Hindi rin siya... ayun na siya. Ulitin mo, madam, na wala ka. Hindi, meron akong kasing naalala. Can you hear me? Yes. Andito ako. Nawala ka. Oo, gata. Ilang minute. Andito ako. Can you hear me? Oo, okay na. Ano, nawala ba ako? Oo, nawala. Ay, nagde-delay ka na naman yata. Hello? Nawala ako? Oo, nawala ka. Ulitin mo yung ano. Ulitin mo yung kwento na... Naririnig niya na ako. Oo, okay na. Lipat ako. Saan? Okay. Ah, sige. Meron din akong, ano, hello? Nandito pa ba ako? Okay, ikaw na lang magkwento. Sige, ako na nga muna. Hindi naman kasi connected to sa freelancing eh, pero maliit na kwento lang siya, naalala ko lang. Kasi, nung college ako, syempre, onti lang kaming girls, tapos mas marami yung boys. Tapos ngayon, yung mga lalaking... noon, yung mga lalaki na alam mo yung iba sila kumausap pag maganda yung babae at iba sila kumausap pag hindi maganda yung babae. Kafe. Alam ko, hilat siya naman kakit dyan sa kafe. Hindi, basta ganun. Yung mga ganun na lalaki, ngayon hindi ko na kinakausap. Can you hear me? Nilala. So, ganun ako tumingin ng pagkatao. Pag pantay mo kausapin lahat. Yun yung magandang ano sa akin. Yung parang... Tsaka yung ang akin, pagka binabasa mo yung mga ads sa Facebook, kumakausap ka ng mga freelancers. Guys, naririnig niyo na ako. Naririnig kita, patapusin mo lang. so ang itanong mo lang sa sarili mo is this the kind of freelancer na you want to be? Ito ba yung gusto mong class ng freelancer na maging? Kunyari, binasa mo yung ad ni Kineso. Tapos yung ad ni Kineso, sa'yo, anting puro yabangan. Pero mo sa sarili mo, ito ba yung gusto mong maging in your freelancing career? Or kaya ako, gustong-gusto kong kumakausap ng mga freelancers na tahimik, yung silently successful. Kung ano man yung success nila. Hala, nawala ata. Ayoko yung mga nagbo-broadcast ng success nila. Yes. Kasi yung parang parang utang na loob nila sa mga ibang freelancers na i-share yung success nila. Tapos pag binasa mo naman yung ads or yung whatever, parang puro kayabangan. Tumihiya sa akin to personally sa akin lang to. Niyayabangan ako. So, yun ay tanong nyo sa sarili nyo. Pag nagbabasa kayo or nakakausap kayo ng mga freelancers, is this the kind of freelancer you would like to be in the future? Ayan, Rhea, ikaw na. Baka mamaya mawala ka na naman. Hindi, may share lang ako na very. Parang, nangyari kasi to nung time na nasa, wala pa ako sa ano, wala pa, hindi pa ako freelancer. Basta may mga issue sa office. Tapos, meron ako nakabanggaan. Tapos, siyempre, that time, ang kakampi ko lang or ang nagsaside lang sa akin is very, very few people. Mga tatlong piraso lang yata over the entire parang LOB. Tapos, sabi sa akin nung isa, alam mo kasi, sa class sa parang dito, sa atin, it's not what you say. It's how you say it. Kasi kilala niyo naman personality ko, 'di ba? Medyo may pagka-atribita ako minsan. So, ano? Minsan na lang, sige na, okay na. Okay na tayo doon. Atribida all caps. Atribida all caps. Oo. Tapos sabi niya, it's not what you say, it's how you say it. So sabi niya, parang kahit totoo yung sa inyong dalawa, ikaw yung nagsasabi ng totoo. Pero dahil mas magaling siyang mag-word sa'yo, mas nakuha niya yung simpatya ng mga tao. So, mas siya yung mas kinampihan. Parang ganun. So, hanggang ngayon, hindi ko... Bangko ba nangyari yan? Sa bangko ba nangyari yan?
Oo. Sabi na nabi. Oo, alam mo yan. Nabi, nangyari yan sa world's biggest bank. Oo, diba? Nangyari sa world's biggest bank. Yun, it's not what you say, it's how you say it. So, syempre, defensive mode ako nung time na yun eh. Kaya, when I talk or when somebody asks me and I answer their question, parang medyo nasa defensive mode ako nun kasi may kasama yung emotions yun eh. Alam mo yung feeling of, ano, feeling mo na betray ka or what, so medyo defensive ka ngayon dahil ayaw mong kawawain ka, medyo defensive mode ka. Kaya yung parang pagkakasabi ko, yung pagkakadefend ko sa sarili ko is medyo matapang. Kaya yun yung lumabas. Tapos another case is when I had parang a court battle with my ex, and syempre ako versus their entire family. Ang mahiwagang court battle. Kaya ka ba nilig sa training nun? Eh, ang tapang ng dating ko. Kasi parang ako lang mag-isa, tapos silang buong pamilya. So parang ang dating, ako yung masama. Kasi alam niyo naman ako kung paano ako sumagot madalas, di ba? Palagang defense kong defense. So parang ang dating is ako yung lumalabas sa masama, ako yung lumalabas sa bastos kasi kinakalaban ko yung matatanda. Eh, alam mo naman ang kultura sa Pilipinas, di ba? So, ang nang parang pangit pa rin yung side ko kahit ako yung technically, ako yung agrabyado, ako yung victim dito, pero ako yung nagpukang masama sa paningin ng iba, ng ibang matatanda. Siyempre, matanda sila. So, sa tingin ng ibang matatanda, ako yung nagpuka pa rin masama kasi parang ang lumalabas sa bastos ako kasi kinakalaban ko sila. So, ano, manatahimik na lang ako, ganun. So, it's really how you say it. Yun lang naman yung point ko doon sa mga kinwento ko. It's how you say it. Parang so, ano, pwede ka nang... Sabi ni Jetlyn, ano daw, nagwawala daw si Maine. Ikaw ba yun, Maine? Maine Mendoza ka, Rhea? Kailan pa? Hindi naman ako nagwawala. Maano lang talaga. Itong si Jetly ko, no, nung pinagsasasabing kasinungalingan. Oo. Naninira ka na naman, ha? Charot. Nambabash na naman siya. So, pero hindi tayo aabot ng episode 21 kung wala si Jetly. Oo. Buhay na naman siya. Buhay na naman ang basher natin. Yes. Buhay na naman ang basher. So, balik tayo sa ano, sa topic natin. So, for me kasi, always lagging in the middle lang. So, ibalik natin kung ba't natin sinabi. Kasi merong mga tao na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila and sobrang silang sila. Tapos parang ang tingin nila sa clients, they come and go. Parang hindi nila inaalagaan. Doon naman sa side na isa is masyado namang nagpapas, ano, parang nagiging slave naman sa client yung isa. So, ang sinasabi namin ngayon is doon ka sa middle kung saan win-win kayong dalawa, yung client and ikaw. True. Assertive communication. Iba yung assertive sa aggressive. Pag sinabi nating assertive, yung sinasabi mo yung nararamdaman mo, yung thoughts mo, in a very respectful way. Iba kasi yung aggressive na binabargas mo lang dire-diretso. Mm-hmm. Ako ba yan? Minsan kasi ganyan ako. Pero hindi sa client. Ikaw yun. Ikaw yun. Lalo kapag ka, ano ka, pagka, ano ka, may sape, aggressive ka talaga. Ay, oo. Alam mo yan. Pero, when it comes to kasi, clients, hindi ako ganyan. Alam kong hindi ako ganyan. Pero aminin meron pala akong... Sige. Aminin natin na yung pagiging assertive in terms of communicating specifically with clients, it also comes with years of experience. So let's say, bago kang freelancer, tapos first time mong makikipagtrabaho sa mga foreigners, obviously, hindi kita maaasahan na maging assertive. Mahiyain, sir, ma'am, gano'n. So, partly din, with experience. Tapos, isa pang challenge din dyan is yung vocabulary mo, yung fluency mo in the English language. Kasi kahit gusto mong maging assertive, kung hindi mo alam yung tamang word or hindi maayos yung English natin, yung limits ng knowledge natin ng English also affect kung paano tayo makipag-communicate. So,
maraming factors na pwede nating na makaka-apekto dyan. Pero ano, sa sinabi mong yan, ang apparent lang is yung progress. So, kahit saan ka man magsimula, alam mo dapat na lagi ka magpo-progress. Laging always may improvement. Gaano man yan kaliit, meron dapat improvement. True. So, tingnan mo si Nizza. Dati ayaw ng Skype call. Hanggang ngayon, ayaw pa rin. Oh, nag-improve na siya. Diba? Oo. Dati, okay, yun. Ipo-call na kasi wala na siyang tis eh. Wala. Dati, pag ano, hanggang naman ngayon, pag may tumatawag, hindi ko sinasagot. Sabi ko, bakit hinihintay ko mag-text muna? Kaya hanggang ngayon, walang may alam ng phone number ko. Aloka. Ayan. Binibigay niya yung number ng asawa niya. Gagayan eh. Pakitext si Rhea, nandito na kami sa baba, malapit sa BDO, malapit sa mga halaman. Nakakaloka. Telepono ng asawa yung binigay. Ayan. So, ayun na. Address lang din natin kasi lagi akong sinasabihan na parang yung pinipreach daw natin is very limiting. Parang nililimit natin yung pwedeng progress ng mga tao. So, i-address lang natin yun. Hindi natin nililimit. Minimake sure lang natin na may enough foundation kayo na nagsimula kayo sa simula talaga, hindi yung mataas, tapos mataas yung bagsak. So, start tayo sa simula, tapos dapat lang alam nyo na stepping stone lang yun pataas. Oo, kasi alin eh, parang sige, Rhea, building foundation. Ano ba yan? May kapit-bahay. Sorry. Speaking of aggressive, may kapit-bahay. Sensitive. Ayan, may sample na. Speaking of aggressive, binabanggit lang natin at may aggressive tsaka assertive communication. Speaking of aggressive, itang kapit-bahay ko. Ayun, sana nga, ayan, kasi na-distract ako sa moko. Ayan, yung pag-build kasi ng foundation is parang bahay yan eh. Or sabihin na natin parang education yan. Pag hindi ka magkikinder, hindi ka mag-elementary, mag-jump ka ng high school. So, hindi lang, kahit pa sabihin mong kaya mong maging high school na, dahil ganun kakatalino, ang IQ mo is 280, wow, taas. Ang IQ mo is 280, kaya mo nang maging college kahit hindi ka mag-kinder. Merong diba maliit na bagay na natututunan doon sa marami kang matututunan more than the skills doon sa in-skip mong years, doon sa in-skip mong stage. Saka yung experience. So, mas maganda talaga. Oo, yung experience. More than the knowledge or more than the hard skills, marami kang mapipick up na lessons along the way as you go through each step. So yun yung pinupunto namin kung bakit lagi naming pinupoint out na it's really better to start small. Kasi ang dami kong nakikitang ads na you don't need years of experience, you don't need portfolio. Just hindi ko matanggap. You know, galit na ako. Ako muna yung magagalit. Oo, galit na ako. Kasi doon ako nanggigigil eh, na parang, yung mga ads na gano'n, na here's the secret, here's this 3-step secret, ganyan. Parang you don't need the experience, you don't need the portfolio na, let's say, sabihin na natin na alam mo talaga, kahit hindi ka pa experience, alam mo talaga, super expert ka na, gawin to. Pero yung work ethics na ma-acquire mo, yung soft skills na ma-hone mo during those time, dun sa experience na wala ka, hindi mo makukuha yun eh. Kasi hindi matuturo ng school yun or ng kahit anong course ang soft skills. Mm-mm. Pwede kang turuan ng correct grammar. Pwede kang turuan ng, pwede mong pag-aralin ng subject-verb agreement. Sa puso mo yan. Pero kung paano ka magsasalita at paano ka makikipag-usap, hindi yan matuturo ng kahit anong course, ng kahit anong school. Kasi nahuhon yan through experience and through doing it all, parang ng maraming beses.
Kaya sobrang kinokontest ko yung mga pinipreach nila na you don't need experience and you don't need portfolio. You need that. Oo. More than lang, the ano, skills that you have. Yung palang sinabi ni Jeff kanina, na parang yung pagiging assertive makikuha mo sa experience. So kung hindi mo kailangan ng experience and newbie ka talaga makipag-usap sa client, so kahit na kumuha ka ng milyong-milyong courses, milyon-milyong worth of courses, kung newbie ka nga and mahihain ka pa sa client, hindi mo makukuha maging assertive. Kasi nakukuha nilang maging ganyan dahil nga expert na sila mag-sales talk eh. So ikaw, yung, siguro katulad ko, yung confidence mo makipag-usap, matututunan mo yan sa experience, hindi yan agad-agad. Unless talagang confident ka na magsalita, pero kung hindi magsalita and makipag-usap, unless confident ka na doon, pero kung hindi, talagang magsistart ka sa pagiging mahiyain. True, kasi kahit anong galing mo, kung hindi mo alam i-relate yan, mm-mm, at hindi mo alam i-send yung message across, wala eh, maiiwan sa'yo yung galing mo, maburok yan yan. Uh-oh. Yung mga simple so, things na natututunan mo eh, diba, sa experience. Oo. Yung na parang, lalo na yan, dealing with foreign clients, you'll encounter multiple culture, multiple attitude ng mga clients, parang iba't ibang size ng business. It comes with experience na matututunan mong mag-adapt kung anong klaseng client yung kaharap mo. Kung multi-million business man na to, alam mo kung paano makitungo sa isang CEO ng multi-million business. Alam mo ring makitungo kung paano ka, or alam mong makitungo sa isang small medium business, sa isang startup. So it comes with experience. As you deal with these kind of people every day of your life, matututunan mo kung paano mag-reach out sa kanila ng mas madali, kung paano makaka-relate sa kanila na madali, at kung paano din sila mas makaka-relate sa'yo. So, para sa amin... Magko-comment ako dun sa ano. Gusto kong mag-comment dun sa limiting. No? Yung limiting please, daw. Kasi... kasi yung limiting sa akin, parang... ikaw lang naman ang mag-limit sa sarili mo eh. No? Kasi remember, ang tinuturo naman natin dito or ang pinipreach natin dito are... hindi naman siya technical course, skills, ay, no? Oo, more on soft skills tayo. Skills naman siya. These are, ang tawag dito talaga are life skills. Oh. These are life skills. Yung tamang pakikipag-usap sa kliyente ay tamang pakikipag-usap sa kahit kaninong tao. Mm-mm. Kay kliyente yan, kay pamilya mo, kay kaibigan mo, kay tao sa kalye. Kapag marunong ka makipag-usap sa kahit kanino, will lead you to success. No? Mm-hmm. So, yung sinasabi nilang limiting, let's say, limiting kasi we all want you to start from scratch. Mm-hmm. Kailan pa naging time na magsimula sa tamang pagsimulan? I think it is never a limit to start where you're supposed to start, which is from the bottom. Kasi the first thing is from the top, and the more you buy into secrets, right. Oh, I have the secret of this. You're just buying into other people's secrets, and their secrets don't necessarily and will not necessarily fit you. Kasi fit you. Ano 'di ba? 'Di ba as a freelancer, hindi mo naman talaga alam kung ano yung path na pupuntahan mo eh. So, kunwari ako, nung nagsisimula ako mag-freelancer, mag-freelance. So, hindi ko naman alam na pagka nakukuha pa rin ako ng VA jobs or magkakaroon ako ng clients na ganito, na ito yung path na pupuntahan ko. So, what if nag-shortcut ako at kinuha ko kung ano yung uso noon and ano yung pinipreach nila noon. So, hindi mo na-mold yung sarili mo mapunta doon sa path na talagang para sa'yo. Kasi nagkumalun ka eh. You're not the freelancer that you want to be. Mm-mm. Nakakita ka ng successful, naingkit ka, binili mo yung sikreto, let's say hindi gumana yung sikreto sa'yo, so what happens after? Where are you wala left? Kang, no, ano, wala kang, pagkakilanlan. Saan ka na iwan? Ano ba yan? Wala kang identity. Oo.
bukod sa identity, at the end of the day, we will all start from scratch. So, like, I will simula from scratch. Kasi pag kami nadali ang bagay, marami kayong mamimiss na learnings. Kasi the learnings are not just the soft skills. They can teach you to be the best at this. They can teach you to be the best at that without doing a portfolio. Pero truth be told, ilang kliyente lang ba ang hindi maghahanap ng portfolio? Sa dami ng kliyente, naniniwala ba kayong yung method na yan ay gagana sa lahat ng kliyente? That I doubt. Sa laki ng freelancing, sorry ha, ako ay my clients are both MSMEs and big corporations. Big corporations always ask for portfolios. Walang malaking corporation na hindi mag-hire ng portfolio. Walang kahit sino ang mag-hire dahil lang marunong kang magsalita. Siyempre, kailangan nilang malaman kung kaya mo bang i-deliver or kaya mo bang silang tulungan talaga. It's a balance . Kung ano yung sinasabi mo, kailangan nakikita. Hindi pwedeng sinasabi lang. Two way street . Kasi hindi rin po pwedeng you let your work speak for itself. You have to tell people how you do it. So dapat balance yan ang pareho. Plus, there are a lot of life lessons that starting from the bottom will teach you. Napakarami. Yes, okay. So yun na yung sagot namin. Yun nga, ang daming ituturo. Yung di ba ituturo na maging mayaman, yung 6 digits agad-agad. Pero sa totoo lang, mas maraming ituturo sa inyo kapag 1 digit pa lang yung kikita nyo. Or let's say, may 3 buwan na wala kayong kliyente. Mas maraming ituturo sa inyo yun. Na hindi may ituturo ng middle-aging 6 digits. At saka may mga masiskip kang madadaanan mo sana if you went the long way. Kung doon ka sa long way nagpunta, mas matututunan mo sana yon. Pero nag-shortcut ka. So, hindi yung mo alam na hindi ka pala talaga. Limiting lang siya kapag ikaw ang nag-limit sa sarili mo. Pag inisip mo siyang limiting. Because at the end of the day, we're just showing or we're just sharing our thoughts on how to be better freelancers and better people in general. And yung totoo naman, hindi naman tayo kasi nag-i-impose . So, wala kaming nililimit and hindi namin kayo nililimit dahil nga, yun nga, kayo yung maglilimit sa sarili nyo. And hindi naman namin ini-impose na sundin. So, these are just our experiences na may or may not work for you. Nasa sa inyo pa rin yun. Nawala na yung isa, ano naman nangyari? Nahimik, akala ko nawala. Nagtampo? Nagtampo ka ba? Hindi na siya pinagsalita. Ayun na. Madam, ikaw na. Ako na ba? Nagtampo ka? Payas. Hindi. I-inarte na naman tong ano. Sige, ikaw. Kini-kick out niya ako. Anyways. Na pala tayo. Nasaan na tayo? Doon sa limiting. Ayun. Last word na ba? Limiting. Sige. Sobrang... Yung go! Sino bang nagsabi niyan? I-PM mo sa akin. PM mo nga ng malam. Kasi ano, kung sino man ng, ano, kung sino man nagsabi niyan, Char. Hindi, pero seriously, we are not limiting anyone. Actually, parang on the contrary, mas ine-expand namin kung ano yung meron sa kanila. Kasi most of us, most of the coaches na nagpipreach, nililimit nila yung tao sa kung ano lang yung secrets na alam nila, nakatuloy na sinasabi ni Jeff. Whereas, kami... Actually, hindi nga nililimit, binubulag sa possible na ano. Yun nga lang, yun lang yung parang, yun lang yung binibigay nilang, ito lang yung secret. Ito yung secret, ito yung pwede. Sorry. Yun na yung... nililimit ng mga coaches doon sa idea lang na meron sila. Whereas, as a freelancer, madam, at every side. Pag hindi, kunwari ikaw, naniwala ka doon, tapos pag hindi mo na-reach yun, ang feeling mo sa sarili mo, failure na. Oo. So, tinatanggal natin yun. Oo. Yun yung inaalis namin. Yun yung gusto naming i-point out na
hindi lang tong secrets na to ang dapat yung malaman para maging successful kaya sa freelancer. And hindi rin lang ito yung magde-define ng success sa inyo. Hindi lang itong ganito kalaking income, ganito kalaking rate ang magde-define ng success nyo. We are trying to look sa lahat ng sides. We're trying to be multidimensional. Na, yes. Kala mo ah. Charot. Yon, we're trying to be ano, to look multidimensional. Ano? Huwag kang ano. Mas malala yung isa kanina. Anyway. Gusto yung ano, 'yon. Gusto naming tinitingnan namin lahat ng sides, lahat ng pwede niyong gamitin na baraha na meron kayo personally na magagamit niyo sa freelancing to reach your goal to be a successful freelancer. And pati yung definition ng success, inalis nga namin yung limit na yun eh. So why are they telling na we are limiting people? No, we are removing all possible limits. That's what we are trying to do here. So sino man nagsabi niyan, sorry, hindi siya nakakaintindi, char. Hindi, 'di ba? Kasi tinatanggal natin. May message natin pala si Jet Li. Oh, sabi ano daw ni Jet Li, kasama daw ba sa top? Sa top, kasama daw ba sa yung MacBook? Huwag mo na isingit, Jet. Huwag mo ako simulan, Jet Li. Kasi okay na yung ano ko, emotion ko. Hindi na ako galit. Huwag mo akong galitin, Jet Li. Charot. Hindi, yun na nga. Huwag kang ano, kasi yung ecosystem daw. Ayun. Inaalis namin lahat ng possible limits na pwede mong isipin na maging hindrance sa freelancing career mo. Isa lang naman ang hindrance dito eh, yung bad attitude mo, yung magiging bad attitude mo as a freelancer. Yun lang yung limit na alam namin na meron to stop you from being successful here. So, yung kung sabihin na natin na yung iba sinasabi nila na kung hindi ka bibili ng course na to, hindi ka maging successful, we are removing that limit. Yung iba sinasabi nila na kung hindi ka know your worth, kung hindi ka magtataas ng, hindi ka sisingal ng ganitong rate, undervalued ka, ganito, you will not be earning more, you will not be successful. Tinatanggal namin yung limit na yon. Lahat ng klase ng limits na ini-impose nila na magiging hindrance for your success as a freelancer, inaalis namin lahat ng limit na yon. So, I strongly disagree sa nagsabi na we're putting limits sa mga tao. We are removing the limits. That's what we're doing. And I, thank you. Ayan, so, okay na? Uh-uh. Ayan, so, pwede na tayo mag-last word. Mm-mm. So, saan na si Jeff? Nandiyan ba siya? Siya naman yung nanahimik. Sige, ito na muna lang. Ayun. So, ang last word ko lang naman, going back to the topic, kasi sumala na naman tayo ng very slight, pero somehow related pa rin naman, so okay lang. Ang last word ko lang is, parang you equals your client. So, no one should be above, no one should be below. You should be partners working together towards both your success and your client's success. And para sa amin, para sa akin, ang dalawa lang ang main ingredients niyan and everything will follow. Hard skills plus, nung una sinasabi namin lagi soft skills eh. Pero tama si Jeff. What we're teaching is not just soft skills. We are teaching life skills that can be applied sa freelancing career and sa buhay natin. So, dalawa lang ang alam kong main ingredient, na naniniwala ako ng main ingredients towards your success sa freelancing, sa buhay, and sa lahat ng bagay. Hard skills plus life skills. And I believe you can never go wrong. Yun lang. Si Jeff ba? Ay, Jamujulanis Morissette na naman. Oo nga eh. Nakasa. Ay!
close ng window, umuulan. Ayun. So sa akin, idagdag ko lang din dun sa sinabi mo na ano, always kapag nakikipag-usap ka sa client, always laging nasa middle lang. Hindi pwedeng ikaw yung sobrang slave. Hindi pwedeng si client yung sobrang mataas. Ay, yun lang pala yun. Hindi pwedeng ikaw yung sobrang mataas. So, laging ano lang, nasa middle lang, parang win-win situation sa inyo. So, kumikita ka ng hindi labag sa loob mo yung tinatrabaho mo, sakto lang yung kinikita mo, or more than enough, pero si client, hindi naman siya palugi dun sa binabayad niya sa'yo. And, yung ginagawa mo for the client, ay nagre-return naman ng kita din for the client. Kasi kung hindi, palabas lang yung pera niya sa'yo. So, dapat meron ka rin na itutulong para magkaroon siya ng kita, para meron siyang pambayad sa'yo, di ba? True. Yun. Yun lang naman ang akin. Oh, nasaan na si Jeff? Hello? Hello? Wala, nawala. Yung ba ako? Hello? Ayan. Wait. ang saya lang natin. Narinig natin siya. Mga bakla. Hindi niya pa. Yes, narinig ka. Oo, hinihintay ka lang namin mag-last word. Hindi. Last word ko lang, ano, isang bagay. Malasakit lang. Very important na we know how to give malasakit para tayo rin when we need it, pagmamalasakitan din tayo ng mga kliyente natin. Huwag tayong maging masyadong madamot, huwag din tayong masyadong maging subservient naman o masyadong maging masunurin na hindi na natin iniisip yung sarili natin. Be assertive, meaning say what you think, say what you feel, but always do it in a very respectful manner. Tapos when you talk to people, when you talk to freelancers that tell you this and tell you that, just always remember, is this the kind of freelancer that I would like to be in the future? Kasi kung ito, sige lang, go ahead. Walang pipigil sa inyo to follow that path. Pero kung hindi, then there are many people that you can emulate. Not only those that are explicitly advertising themselves out there, but also look for freelancers na quiet lang, hindi masyadong... You know, that they just work in silence and succeed in silence. Okay. In your interaction with other freelancers, just think, is this the kind of freelancer that I want myself to be? And always think of malasakit. Pag malasakitan niyo yung natin, yung mga kliyente natin, para kapag tayo naman yung nangailangan, pag malasakitan din nila tayo. So, yun lang. That's it for me. Ayan. So, lang din natin na, nakaraos na naman tayo ng isang episode. Oo nga. So, i-remind lang din natin sila na yung dagdag kasi sa malasakit is yung wag yung tingnan yung client as someone that comes and go. Parang, ang anuhin nyo, yung parang pag inisip nyo kasi na parang kapag uwalis tong client na to, ano, may dadating naman na bago. Marami naman akong ibang makikita. Once na inisip nyo kasi yun, mawawala yung effort nyo to help this client. Konting mahirapan kayo, pwede niyong sabihin na, ayoko na, hanap na lang ko ng ibang client. Pero once na inisip niyo yung client na kailangan niyong pagmalasakitan, magkakaroon kayo ng ano, conscious effort na tulungan yung client na yun. So once tinulungan mo yun, once lahat ng client mo, maganda yung ano mo, maganda yung relationship niyo, dadating yung time na magkakaroon din kayo ng referrals at hindi magiging stuck sa isang cycle yung buhay freelancer nyo, buhay freelancing nyo. Ayun. So, andyan pa kayo? Inulan na tayo, lahat. Yes. Dito pa ako. Yun. So, thank you sa mga nanood sa episode 21. Nakinig. Sorry, oo, nakinig. At tumingin sa poster. Thank you sa nakinig. So, after nito, makikita nyo naman ito lahat doon sa YouTube. Yung compilation from 1 to 20, nandun din sa YouTube kung gusto nyo siyang panorin. Ayun. So, yan. Kayo, okay na?
Okay na ako sa last wala word na ko. Yun lang naman. So, yun. Thank you very much sa mga nanood. And see you next week. Bye-bye! Bye-bye! Wala, nag-hang. Paano ko i-end? Daddy.